Hi everyone! Nandito na naman si Tita Beth. Ang itatanim ni Tita Beth ay ang kanyang mga alokasya kasi may mga suloy na ang aking alokasya na kumahangin. Ayan! May mga babies na sila. Kaya samahan nyo si Tita Beth mag-repot at mag-propagate. Alokasya na to ay di ko alam kung kawag. Kasi ang cute-cute nito, yung nagiging dilaw ang dahon. Yan! Ayan po, kumulay na yung bagong talbos. Makikita na natin na talagang siya po ay kulay yellow. May yellow ang kanyang dahon. At meron na siyang mga babies. Kaya yun, itatanim na natin ang aking mga alokasya. Hindi ko alam ang tawag dito sa alokasya na to. Ito, limot ko na naman ang tawag dito si alokasya. Ano nga ba to? Ay siya, basta alam nyo naman yan. Kaya si Tita Beth ay magtatanim na. Ito pong aking lupa. Ay, meron na po siya ng yung dati ko pa rin na ginagamit. Siyempre, compost, rice hull, at cocopeat. Pero mas parang dinamihan ko yung cocopeat kasi ang gusto ng ating alokasya ay laging moist ang lupa. Pero ngayon naman ay maulan, kaya yun, maganda talaga. Pero dinagdagan ko pa rin para mas maganda ang ng kanyang ugat. Kayang-kaya niya dyan dumami. At itong aking si alokasya na to, aba, bago siya naging ganito ay ilang buwan na siya. Nung naulan-ulan na rin to nung aking nabili na talagang ganito lang kaliit. Ganito lang siya kaliit. Na ngayon ay eto na siya. Na nagbigay na rin ng babies. Kaya ayan, yay! Mapapadali lang si Tabet. Pero ayan, titingnan natin kung paano siya iripat kasi mabigat. Testing. Tanim-tanim na tayo. Pero dapat siguro aalisin muna ni Tita Beth ang kanyang plastic. Ah, at saka ililipat ko na siya ng seedling bag kasi malaki na siya. Para mas magkaroon siya doon ng maraming anak. Mabuti na lang, nasa gilid ang isa niyang babies. Ayan, madali natin siyang makukuha. Madaling makukuha ni Tita Beth ang bagong babies. Ayan na, nag-yellow agad yung isa. Ayan, yan. Kaya, tatanggalin na natin ang kanyang baby para maitanim na natin ng bago para mas mabilis lumaki. Woohoo! Madali siyang kunin kasi nasa gilid. Ayan o, may dilaw agad yung isang niya, dahon. Yay! Ito natin. Pero yung isa parang maliit pa. Kukunin ko na ba siya o hindi? Parang wag na muna. Kawawa yung isa. Pag hindi natin, pag kinuha na baka magtampo. Saka na natin kunin. Saka, hindi ko na muna babawasan ang lupa. Kasi maganda pa ang lupa niya. Lilipat ko lang sa malaking taniman. Para lalo siyang lumaki dyan. Saka dapat na po natin ilagay ito sa malaki. Kasi nga po, malaki na siya. Kaya, kailangan na natin siyang ilipat sa mas malaking seedling bag para yung kanyang ugat ay mas kakagalaw. Yan. Tsaka para umanak pa siya ng madami. Para magkaroon pa ng maraming baby. Yun. Ay, nalagyan ko pala rin uli sa ibabaw ng ating mahiwagang pataba na
manure. Cow manure. Para pa mas lalo siyang tumaba. Palalakihin ko muna yung isang babies bago ko nakukunin. At baka magtampo. Yay! Natutuwa na siya dito. Kasi malaki na yung kanyang seedling bag. Tips ni Tita Beth para kumulay ng ganito ang ganitong varieties ng alocasia. Kasi po, itong alocasia ay ayaw talaga niya sa mainit. Kasi sinubukan ko siya dati na ilagay doon sa may medyo mainit. Hindi medyo, talagang naiinitan. Ayun, nasusunog ang kanyang dahon. Kasi nga, ang alocasia naman talaga ay sa ilalim ng mga puno. Kaso, sabi sa akin ng mga mas marurunong syempre sila. Sabi niya, sabi ko kasi, nagiging yelo ang dahon. Bakit naman yung akin na yan, lumalaki na wala naman yelo, sabi eh. Ay kasi ate, hindi naaarawan. Kaya yung pala, kailangan medyo nasisikatan din sila ng araw. Pero saglit lang talaga dapat. Kaya nung nilipat ko dun sa likod na talagang sa umaga doon nasisikatan siya ng araw. Aba! Ayan na! Nagkulay na talaga siya. At meron pa akong isa nito doon. Nasa maliit. Pero kahit maliit pa, talagang lumabas na yung kulay niya. Kasi nga, naarawan siya doon ng saglit lang. Hindi pwede talaga yung masyadong mainit. Kasi talaga namang masusunog. Kasi ang mga gabi-gabi ay talagang nasa ilalim ng mga puno. Iyon. Yan! Natanim na natin ang isa. Tanim naman natin itong ating isa pa. Ay, nakakatuwa. Meron ng bago. Si Tita Beth na alocasia'ng di alam. Kaya pa comment po sa mga marunong ng tawag. Kasi hindi na naman alam ni Tita Beth ang ID ng ating alocasia na kulay dilaw. Kulay dilaw siya. Tignan natin ang fertilizer. Cow manure pa rin. Ang pataba ni Tita Beth. Pag malaki na po, saka ko lang nililipat sa malaki. Kasi dati, nung tinanim ko na rin agad sa malaki, ay yun, sa kasamaang palad yung isa kong halaman na alocasia din. Pero hindi ko alam kung anong tawag din dun. Namatay. Kasi parang na-overwater din, may ganun. Kaya yun, ayoko na munang ilalagay sa malalaki. Kapag maliit pa, kahit na ang alocasia ay sinasabi ngang gusto nila ay laging basa. Eto, alocasia. Ano na naman siya? Ang daming niyang babies. Nakakatuwa. Ayan. Kaya, iriripat na din natin. Para, lumaki na ang kanyang mga baby. Tingnan natin. Kung madaling ko. Oh, madali! Madaling ko. Nagkakan ng baby. Naku. Nginat-gat ito ng hanip. Ayan, dyan ikaw. Ito pang isa. Aba, marami pang maliliit. Naku. Hindi muna natin kukunin yung maliliit. Ayan. Ay, very good. Very good. Very good. Nakuha natin. Ayan. O, tingnan nyo po. Ayan, o. Ay! May laman. Yun pala yun. Nagkakalaman. Tapos may ugat din siya dito. Ay, nakakatuwa. Eh, may bago akong alocasia. Isa pa. Mabait lang naman pala silang kunin. Ayun, talaga. Nagkakaroon nga ng parang buto. Yun, o. Doon nagsisimula at doon nagsisibol sa kanyang nagiging parang buto. Ay, ganun pala siya. Hey. Tatlo. Tapos, meron pong sobrang liit. Dalawa pa. Ayan, tsaka eto. Pero hindi natin kukunin kasi babing baby. Baka magtampo. Diyan na siya.
Diyan na muna siya. Sa mami niya. At ilipat din natin sa mas malaking seedling bag. Pero dapat hindi lubog na lubog kasi yung kanyang babies ay lulubog. Matatakpan ang ating lupa. Kaya dapat medyo angat. Mas maganda po ngayon magtanim ng ating mga alocasia. Mas maganda ngayon magripat, propagate. Kasi po ay tag-araw. What? Ay, tag-araw? Ano ba yan? Tag-araw. Tag-ulan. Yan. Mali-mali. Kasi ito nga ang gusto nila, yung maulan. Kaya yan. Mas maganda po tayong mag-propagate ngayong naulan-ulan. Para po sila ay hindi nagtatampo. Hindi nalulungkot. Si tawag ko dyan ay sinalulungkot ang dahon. Para lumaki muna siya. Maliit pa yung babies niya. Yan. Mas malaki-laki naman yung seedling bag niya ngayon. Ganun pala yun. Nagkakaroon ng parang buto at yun ang nagiging babies. Ayan na. Huh? Yeah! Bigat! Tanim naman natin ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak. Yay! Ang anak. Yan, napadami ko na. Ang aking mga barter. Ito po ay mga barter kay Tita Beth. Na ngayon ay yan, may tubo na si Tita Beth. Ayan, nakakatuwa. Ahay, katuwa. Ang ganda. Hoy, mabilis lang yung lalaki ngayon, maulan. Yehey! Yan po, tapos na tayo mag ripat. Madali naman po palang magtanggal ng kanilang mga babies. Kaya hindi tayo matatakot. Pero yung puno nun, pwede rin sana yun nating ipropagate. Kaya lang ayoko na. Kasi baka magtampo pa. At yun, para umanak na lang siya dito mismo. Kasi nanganganak naman siya eh. Kaya hindi ko na tinanggal yung parang pinaka-puno. Pwede kasi natin din yun na putulan para ipropagate natin, pero hindi ko na ginawa. At ito ang aking isang cute na baby. Oh, dilaw na siya. Pero alam nyo po magkaedad sila. Ito kasi, dito ko tinanim. Tingnan nyo po, iyon. Isa pang tips, ang kaibahan nila. Kasi ito, tinanim ko sa mas malaki-laki, diba po na? Seedling bag. Dito ko, doon ko lang siya nilagay. Kasi dati, hindi ako naniniwala na ito ay dilaw. Kasi nung talagang, syempre, pag baby pa nga, ay gantong talaga, green na green lang. Akala ko siya ay yung parang badyang. Kaya, hindi ko siya minahal talaga ng husto. What? sorry naman, bebe ko. Oo nga. Yan po talagang totoo. Kasi sabi lang sa akin ng binilang ko dilaw, parang hindi ako naniwala. Pero ito, kasi itong minahal ko,
minahal ko talaga to. Nakita ko to mismo sa puno nung nanay niya. Na yung nanay niya, lahat na talaga madilaw yung kanyang mga dahon. Sobrang ganda. Talagang sagay. Ay, Maymay! Ayan na naman. Kay Maymay kasi rin to galing. Ang ano pa lang nito niya, noong nakita ko to kay Maymay, tulad dito sa isang babies na to na iisang dahon. Ayan. Sabi niya, ate, eh, napakaliit pa. Sabi niya, sabi ko, eh, kahit na maliit pa. Kasi baka maunahan na naman ako ng mga iba yung bibili sa kanya. Eh, gusto niya nga rin sa akin mag-barter. Kaya sabi niya, sige, ikaw bahala. Kaya yun, dito ko lang siya nilagay kasi nga sobrang liit. Kaya sabi ko, inalagaan ko siya ng husto na sabi ko, wag mamatay. Kaya yung, nung nabuhay naman siya, ituwa-tuwa naman ako. Pero talagang inip na inip ako, sabi ko, bakit ayaw magkulay yellow? Eh, dun sa nanay niya talaga namang yellow nga yung kanyang dahon. Kaya nung nilipat ko dun sa medyo may araw, ayan, saka lang po ngayon ko nakita ang totoong ang yellow. Kaya tuwa-tuwa naman po si Tita Beth. Oo, kasi ang ganda. Pag lahat ng dahon po ay ang ganda, ayun. Dun sa nakita namin talaga rin nung anak ko, ang lalaki na nung dahon niya. Oh, wow na wow. Puro dilaw na yung kanyang mga dahon. Kaya po pag ito'y lumaki, kapag lumalaki na sila pala ng husto, yun, lahat sila nagiging yellow ang dahon. At pa-ID, hindi na naman alam ni Tita Beth ang ID niya ng kulay dilaw na yan. Yan. Yan po ang mga tips ni Tita Beth. Kung gusto natin na sa malaki, mabilis-bilis lumaki. Kapag ganito na dapat talagang nasa malaki-laki na ang kanilang lalagyan. Pero ito po, palalakihin daw ng anak ko para mas mabilis. Itatanim niya na to sa lupa para doon siya manganak. Para mas madami kaming maging babies. Kaya doon, sa ilalim na ito ng puno, itatanim. At sure naman kaming ito'y si Yellow. Kaya baby ko, doon ka na. Hindi ka na dito sa iyong lalagyan ng malay. Yun nga po pala sa lahat ng gustong bumili ng mga halaman ni Tita Beth. Pwede na po kayong bumisita sa aming FB page. Nandun po ang aming mga halaman. At lalagay pa po namin yung mga iba. At saka nandun pa po ang mga iba rin sa aming page na Tita Beth's Garden. Kaya po, yung lahat pong gustong bumili ng aking halaman, visit lang po kayo sa aking FB page na Tita Beth's Garden. Marami pa po kaming halaman hindi nalagay doon. Ilalagay na po namin lahat. At sa mga group-group ng halaman, maglalagay din kami para mahanap nyo ang halaman namin. Magaganda na pong halaman ni Tita Beth. Kaya please, bili na po kayo. Mga alokasya ko, gaganda na talaga. Kaya po yun, sana na lang. Punta na ka kayo sa aking, sa aking Tita Beth's Garden. Kasi po ang gaganda na talaga ngayon ng mga alokasya. Mga aglonima, mga mayana, at madaming iba't iba pang halaman. Yan po! Kaya po hanggang sa susunod na po, Lina Vlog ni Tita Beth. Like and subscribe everyone! Thank you! God bless po sa ating lahat. I love you, I love you, I love you, I love you all!